Hello, good morning. Gagawin po natin ngayon, mga kaibigan, ay gagawa tayo ng kasira. Ito, bubutasin ko. May pinutol na rin akong tawag dito, mitsero. So, ito nga po. Manuulin niyo po kung paano gumawa para makatapid po tayo sa kandila. At least ito medyo ligtas pa to sa sunog. Dahil pag ito nilagay mo sa medyo lugar na malayo sa mga kortina, kung ano man bagay, mga papel na yan, ito mas okay ito dahil medyo mabigat siya. So ito nga po gagawin natin, bumutasin mo para magkasya yung itong tubo na maliit. Ito po. Gagawin natin. Madali lang po itong ito ginagawa ko. Pero at least may idea po kayo kung alimbawa gusto nyo gumawa nito sa bahay. Lalo na pag alimbawa tulad niya, nagkaroon ng kalamidad. Mahirap pong bumili ng mga kandila. Pero ito, at least, mas safety ho tayo rito. Maliit pa siya. Yan nga po. Para may idea kayo. Makakatipid pa kayo sa araw-araw kung bibili kayo ng sperma. Pero ito, pag bumili kayo ng mga isang litrong kerosene, sabay medyo matagal-tagal na po yan. Baka mga isang linggo yan, hindi pa ubos. Pero kung kandila o bibili kayo, nasaan kayo, alangan na lugar, malayo kayo sa bayan, sudan, ito na po ang pinakamadaling gawin nyo. Para hindi na kayo may hirap sa ilaw ng bahay. Kasi tulad ngayon, halos wala pang kuryente sa probinsya namin. Ayan po. Ito mahirap din siya eh. Ayan. May butas na siya pero hindi pa siya magkasya. Ito. Titingnan ko. Pagdating, mga kaibigan, antayin nyo lang. Putulin ko muna. Ayan po, nandito na uli ako. Tapos na po siya. Nailagay ko na yung tubo na maliit. So, gagawin natin. Ito po, bali tatlo na po yung nagawa ko. Kung alimbawa medyo maluwag yung butas, pwede nyo po siyang lagyan ng alambre dito sa harapan para di lumusot yung maliit na tubo. So, ayan nga po. Okay na siya. Siguro naman po alam nyo na to. Tulad nga po ng sinabi ko, para makatipid kayo, halimbawa, yung muna sa probinsya, wala kayong kuryente, sabay humanap na po kayo ng ganito bote. Gumawa na po kayo para at least makatipid kayo sa kandila. Bumili kayo ng kerosene or gas, yan, pwede na. Okay na po yan. Ito nga po, pinakita ko lang po sa inyo. Ito, lalagyan natin ng mitsa. Kailangan gamitin yung ano dito, yung ano to, hindi naman dapat ko ito nilalagay. Yung medyo malambot siya na hindi. Kaya ma, tulungan mo na ako dito ma, dito ka ma. Hindi ma.
Ano mo nga yan? Patulong na lang ako. Sabihin nga po, gawin po natin. Talihan pa rin natin ng alambre para sigurado. Hindi siya lulusok. Ayan. Kahit mga ilang ano lang, okay na yan. Mahirap din. Kailangan ko dito yung cutter. Ay, pasuyo ako ng ano, cutter. Boy cutter. Para matapos na to. Nagasira. Tinulungan na ako ng asawa ko. Yan, ayaw pa rin. Medyo masikip. Alam niyo guys, pag uwi ko ng Bicol, uwi ko po ito. Kasi wala na yata ng marunong gumawa doon. Wala na nagbibinta nito sa probinsya. Kaya ginawa ko dito sa Maynila, gumawa na ako nitong gasira. Gagawin natin. Ilulusot ko dito. Wala bang ano, lungno? Yan nga po, kinesa. Sana nagustuhan niyo to. Kabayan. Ang aking pinagawa. Okay na siya. Pero ito nga po, bali tatlo ang nagawa. Ito po, iuwi ko sa probinsya namin. Madali lang po itong gawin. Kung gusto nyo makatipid, hindi kayo bibili ng kandila. Ayan, okay na po. At ano na, may ano na po siya, may mitsa na po siya. Sa akin na nga, may eksi na may ang ano eh, isa eh. Ayan guys, okay na yan. Huwag lang malaglag. Okay na. Ito nga po, tapos na. Nakikita nyo naman po kung paano gawin. Kayong mga nakaranas ng ganitong gasira, aba, kaway-kaway po kayo dyan. Kung naranasan nyo din gumamit nitong ilawan na gasira. So ito nga po, sana nagustuhan nyo. Nagkaroon kayo ng idea kung paano gawin. Huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe ang aking channel. At mag-like na rin po kayo. So, ayan po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, guys.